Okay, so welcome back to our next tutorial, the number part number 3, data types, how to declare variables and how to use the variables. As you can see, these are the topics that we are going to discuss. Okay, so ito yung mga topics na kailangan nating itackle para masundan or matuto kayo sa programming gamit ang C programming language. Okay, so kung napansin nyo or napanood nyo yung video about part 1, dapat ma-master nyo na yung paggamit ng printf. Then sa part number 2 is magamit nyo na or marunong na kayo gumamit ng scanf. Okay, scanf or yung gets pag mag-i-input kayo ng medyo mahabang word. Gets yung ginagamit natin doon. So ngayon, ang part number 3 is about data types. Napaka-importante nito kasi ito yung mga variables or mga data types also na kailangan nating maunawaan kung ano yung mga data types sa programming. Especially in C programming language. Kasi pag natuto kayo dito sa data types ng C programming, magagamit nyo na rin to sa mga next programming language, almost the same lang. Ang almost the same, masasabi ko is pareho na lang siya or pareho yung gustong sabihin yan. Ang kakaiba lang is how to write in different languages kung paano mag-declare. So, madali na lang yun. Tinatawag natin yun na syntax. So, may iba-ibang syntax pero yung gamit niya is almost the same. Okay. So, balik tayo dito sa programming language natin. So, as you can see, almost lahat tayo dito hands-on. Kaya kung nagnunood kayo ng maayos at nakikinig, siguradong maiintindihan nyo itong ginagawa natin. Okay, so part number 3 is data types. Meron tayong data types dito. Lalagyan ako dito ng comment para itong comment na to dito ko mailagay yung mga pinagsasabi natin. Okay. Yung data types natin, maraming data types na ang ano pong i-search nyo sa Google, i-search nyo data types of programming language, we will see here. I will open the Google. Okay. Open tayo ng Google. Okay, tanong natin dito, data types o in C programming language. Okay, so okay. Ayan, ito yung mga data types or types of data types sa programming C. Mayroon tayong tinatawag na integer, character, double, floating point, and void. Marami pa yan, pero dito sa C programming, ito yung pinakita. Okay. Ito yun. Okay. Ito yung mga keyword, ito yung mga data type. Pag keyword, gusto mong sabihin, ang keyword, ito yung isusulat natin sa programming, itong keyword. Pero itong data type na sinasabi dito, ito yung gustong sabihin itong int. Pag sinabing int, integer. Pag float, floating point. Pag void, void. Pag character, or char, character. Pag double, double. Ito yung meaning niya. Okay? Ito yung gusto niyang sabihin. Ito yung syntax kung paano isulat dun sa compiler. Okay, isa-isay natin. Itong int, okay, yung integer, sabi dito, we use this for storing values, various whole numbers. So, gusto mong sabihin, 5, 8, 67, like this, without decimal places. Gusto mong sabihin, mga whole number lang. So, dapat alam nyo yung whole number kasi may mga mathematics naman kayo. Okay, so next is character. Yung character natin is, it refers to ASCII character sets as well as single alphabet
such as X, Y. So, yung mga nakapaloob, nakapaloob siya sa single quote. Okay. Sa single quote, mga character siya. Okay. Mayroon din tayo yung tinatawag na string, is nakapaloob naman siya sa double quote. Pero, dito sa programming C, yung string is dinideclare siya as car, yung pinakita ko dun sa part number 2, ganun yung pag-declare niya. Okay, so yung double naman, double, dito, yung double naman, this includes all large types of numeric values that do not under either floating point data type or integer data type. So, gusto mong sabihin ng double is may mga decimal places siya. Okay, may mga decimal places, pero parang halos magkapareho siya ng float. Okay, yung float kasi, yung mga ganito, may mga decimal places. Yung double naman, large, okay, numeric value. So, gusto ko sabihin, medyo mga mahahabang numbers na yon. So, double na ang gagamitin natin doon. Pero kung mga medyo maliliit na numbers lang, kung real numbers or with decimal places, pwede na natin gamitin yung floating point. It's depend. Pwede nyo gamitin yung double, pwede nyo gamitin float. It's okay. Ang importante is makuha natin yung decimal places niya. Pag void naman, void it refers to no values return. So, sabihin, hindi siya magre-return ng value. Kaya ang ginagamit natin dito sa programming, void. Kasi wala siyang return dito. Pero pag nilagay ko dito int, mayroon ka dapat ilagay dito ng return 0. Okay, tandaan, pag naggamit kayo ng mga data type dito, data type na except void, dapat may return. Okay? So ngayon, gamitin natin yung void para wala na siyang return. Okay. Next is okay. Next is paano natin gagamitin yung mga keyword na to? Paano natin gagamitin or how to declare this one or how to use this one in our compiler? Paano natin susulat? So balik tayo dito sa compiler natin. Okay. Pag integer, pwede nating ilagay dito is int x is equal to 5. Int y is equal to 10. Yan ay mga integers. So, ganito yung mag-declare ng variable. Ito, gusto mong sabihin, yung x may hawak na 5. Yung y may hawak na 10. So, pwede rin itong, ito kasi may mga number na or may value na siya. Pwede rin ganito, int x, z, wala siyang value. Once you declare, wala pa siyang value. Ito, may mga value niya. Naka-fix na yung value nito. Itong x, 5, fix na siya. Itong y, 10, fix na siya. Itong z, depende kung ano pang paggagamitan mo sa letter z or variable z. Okay. Ngayon, pwede rin tayong gumamit ng char or character. Like this. Ang pag-declare naman ito, ganito. Char name, okay, 250. Gusto mong sabihin nito, yung character na name, yung mga letters na kaya niyang i-handle is 250 letters na length. Okay, yung length niya. Yung haba ng letra or haba ng word is hanggang 250. Pwede mong gawin niya na 10. Pwede mong gawin 5 lang. Depende sa gusto mong letters na kaya niyang hawakan. Or yung haba or length niya. Okay. Next is, pwede naman tayong double. Double num. For example, num is equal to 200.56. Like that. So, gustong sabihin, kung makikita nyo, yung integer, walang decimal places. Yung character is meron siyang length. Or yung indexes niya or yung number of characters na pwede niyang hawakan. And
double is kung makikita nyo mayroon siyang decimal places. Pwede rin siyang double, for example, salary is equal to, for example, 300,000 pesos. 123.50, for example. Right? So, yan yung pag-declare. Ngayon, mayroon pa tayong integer of in a float. Yung float naman is the same. Float is ganito. Float, for example, N1 is equal to 25.61. It's okay like that. Float N2 is equal to 30.98, for example. So, mayroon siyang decimal places. So, almost the same lang siya ng double. Kaya lang yung double, as I said, na medyo mahabang numbers na to. Okay? Mahabang numbers na pwede niyang i-handle. Ito yung mga hundreds or thousands lang. Ito millions or more than that. You can use double. Okay? Kung ako sa inyo, pwede niyo nang gamitin yung double. Walang problema. Magmaliit sa magmalaki ang numbers, pwede niyo nang gamitin yung doubles. Okay? Wala naman problema yun doon. Next is void. Okay na siya. So, void niya. Kita natin doon. Character, double, float. Almost ito na yon. Okay. So, ngayon, so, i-print lang natin to. Okay. I-print natin yung mga ito. Ito yung tinatawag pala natin na declaration of variables. Variables. Kung makikita nyo, ang syntax niya is ganito. Okay, ang syntax niya is data types, then variable name, variable, and then that's it. Yan. Ang data types, okay, ang data types, ito yan. Integer, character, double, float. Ito yan yung mga data types. Then space, then yung mga variable, x, y, z, name, num, salary, n1, n2. Depende yan sa inyo. For example, nagagawa ka dito, float, for example, xx is equal to 45.30. Yan. Depende kung anong mga gagawin nyo. Anong name ng variable ang gagamitin nyo. Basta, sinusunod nyo yung pagtamang pagsulat. Kasi hindi pwedeng magkadikit yan. Halimbawa, yan, mag-i-error siya. Kailangan may space. At kailangan hindi yan na kulang. Dapat float din yan. Ganon din dito sa double. Dapat walang dapat may space siya. At tandaan, okay, notes, take notes, that declaring variables is not start to number. Hindi pwede yung ganito. 1x or 2y, hindi pwede yan. Hindi pwede yan, mag-i-error yung program niya. Kasi pag niran natin yan, mag-i-error siya. So sabi dito, okay, ang sabi niyan, invalid suffix y, gustong sabihin, on integer constant. Hindi pwedeng nauuna yung number. Pwedeng x1, y2. Pwede yan. Tatanggapin niya ng, okay, tatanggapin siya ng program. Okay, as you can see, gumagana siya. Hindi siya magana. Tandaan, ang variable, okay, tandaan nyo na ang pag-declare ng variable is nagsisimula lagi sa letters or underscore. Pwede yung ganito. Pwede yung ganito. Yan, din yan. Basta, hindi siya nagsisimula sa number. Nag-gets nyo? Tandaan, ang pag-declare ng variable is hindi nagsisimula sa number. Pero pwede siya magsimula sa kung ano-anong underscore, like that underscore or letters. Okay. So, sana naintindihan. So, ngayon, ipiprint natin yung mga value niya para makita natin. So, paano ang pag-display ng output? Yung pag-display ng output is gagamitin natin ng printf. Okay, printf is equal to, for example, the value of x1 is, okay, ipiprint natin yung value ng x1. Ito yung x1. Okay, so kailangan lagay natin dito yung x1. Okay,
So, kailangan lagyan natin dito ng percent %d kasi string siya. Ay, integer. Okay? Nag-gets nyo. So, gawa tayo ulit ng isang printf the value of y2 is, siyempre, gagamitin na naman natin is percent %d kasi integer siya. Tandaan, pag integer, percent %d. Gaya na naman dito, printf, okay, the value of z is percent %d. Okay. Then, yung z. Yan. Ngayon, dito naman tayo. I-try naman natin i-print yan. Printf, okay, for example, name, hindi na natin to, so yung part 2 natin, ito yung gagamitin natin sa pag-input. Halimbawa, input natin dito, gets name, yan. Lagyan natin input, printf, enter your name. Okay. Pag nilagay natin yan dyan, okay, pag nilagay natin, di-display to at maglalagay ka ng pangalan. Ganun din dito, printf, for example, ilagay na natin to. Kayo na bahala dun sa iba. Ito, salary naman. Gusto ko yung salary. Your salary is, okay, kung makikita nyo yung float, percent %f, yan. Ay yung double percent %d. Integer yung double. Pag double, ano ba yung sa double? Tingnan natin dito sa Google, yung double, paano isulat dito? Ayan. Yung character, percent %c. Pag integer, percent %d or percent %i, pwede yon. Mayroon dito mga nakalagay. Pag long in or float f, ito. LF. Okay. So, LF. Lagay natin dito is salary. Yan. Okay. Minsan makakalimutan nyo rin yung syntax. So, kung kailangan nyo lang, isearch nyo lang sa Google. Maintindihan nyo na yun. Okay. Sa pag-float naman, print f, for example, the value of xx is, so ilalagay natin dito is percent %f kasi float siya, nagets nyo? So xx is xx. Okay, tandaan, pag character gets, pero pag print mo yan, print f mo, lagay natin dito your name is, so percent S. Ayan. Kasi string siya. Lagay mo dyan is name. Ayan. Pag percent %s, madami siya yung ano. Percent %c, character, pwede rin percent %c. Okay? Percent %c, try natin percent %c dito. Yung percent %s, gumagana din siya. Okay, pag float, tandaan. Okay, isa-isa natin. Pag in, pag integer, pag in, percent %d. Pag char, percent %c or s. Pag double, percent %lf. Okay, lf. Pag double. Pag float, f lang. Percent %f. Try natin to kung gagana. Tingnan natin i-compile. Tingnan natin kung may error siya. Okay, so wala siyang error. So gusto mong sabihin, lalagyan lang natin to ng slash n para magbaba siya. Slash n dito. Ganun din dito. Okay. Okay. Ganun din dito sa ano, para pag print niya, pababa siya, hindi magdikit-dikit na kagaya nitong naunang run. Okay, try natin ulit.
Yan. Lagay ko dito, Jaypee, Cesar. Okay. Okay, so yung your name is, okay, yung your name is, hindi siya binabasa. Okay, kailangan, hindi nagana yung S, ay yung C, kasi dapat single character lang yun. So, pag S, string siya. So, pwede natin gamitin yung string para ma-print mo yung buong pangalan. JP, Cesar, ayan. Okay, yung makikita nyo, kung makikita nyo dyan, is yung value ng X1 is 5. Okay, ito yun. Yung value ng Y2 is 10. Okay, ito yun. Yung value of Z, kung makikita nyo, wala siyang value, pero may lumabas siya dito. Okay? So, dapat, pwede na, dapat lagi kayong maglalagay dito ng 0. Pag nagde-declare kayo ng variable, ilagyan nyo ng value na 0 para pagdating dito sa baba, 0 yung ipiprint niya. Kasi pag wala kang nilagay, mayroon siyang ilalabas na kung ano-anong mga numbers, which is hindi natin alam kung saan natin saan siya kinuha. Okay? So, try natin itong ulitin. Ayan. JP. Cesar. Okay. Kung makikita nyo, yung letter Z, 0 na yung ano. So, lagi may initial value na 0. Okay? Hindi pwedeng nag-declare ka ng variable, pero walang initial value. So, pag print natin yan sa baba, mag-iiba yung mga numbers. So, ubuti na lang kung ginamit natin yung letter Z dito. Okay, sa baba. With computation. Your name. Okay, nag-input ako ng name ko. Okay. Nagamit natin dito yung printf tsaka gets. Then, your name is JP. Ito, nilagay niya. So, S ang gagamitin natin pag mga string siya. Okay. Then your salary is 300,000, for example here, double, so marami siyang decimal places dito. Float then, yung float na XX, ang nilabas niya is 2999. So hindi niya na what you call this one? Hindi na round off. Okay. Pero okay lang 'yan. Pasok pa rin 'yan doon sa so, parang 45.30 na siya. So, ayan yung paggamit ng variables. Ito yung mga variables natin. Okay. So, yan yung unang example natin doon. Okay. So, ngayon, gawa ulit tayo ng variables. So, i-delete ko ito. Sige. Ito na muna. So, I hope you understand this one kung paano mag-declare ng variable. No? Paano mag-declare ng variable. Sa susunod na video, ganun pa rin, nasa part number 3 pa rin tayo, example naman kung paano gumawa, gamitin yung mga natutunan natin sa part number 1, part number 2, and part number 3. Okay? So, I hope you understand this one. Thank you.